Mahigit sa 46 million pesos na danyo sa agrikultura at livestock industry sa Negros Occidental na itala dahil sa masamang panahon. Ito ang tinutukan ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Live, Aileen. Cecil, nagsubside man ng tubig sa mga lugar na binaha ay nag-iwan naman ito ng pinsala sa mga pananim. Mahigit sa 4,000 residente ang inilikas noong kasagsagan ng baha sa Bacolod City umaga ng Hulyo 25. Ayon sa Bacolod City RRMO, 18 barangays ang apektado nang biglang tumaas ang baha matapos ang ilang araw na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Egay. 2 barangay sa lungsod ang isinailalim naman sa state of calamity, ang Barangay 39 at Barangay Singkang Airport. Sa tala ng Office of the Provincial Agriculturist ng Negros Occidental, umabot sa mahigit 46 million pesos ang naitalang pinsala sa mga pananim at hayop sa probinsya dahil sa pag-ulan at malakas na hangin dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Egay noong nakaraang linggo. Mahigit sa 38 million pesos ang halaga ng mga nasirang palay, 3.7 million pesos sa mais, 3.3 million pesos sa iba pang high-value commercial crops at 980,000 pesos sa fisheries. Isa sa mga labis na naapektuhan ay ang bayan ng San Enrique, kaya isinailalim na ito sa state of calamity. 7 out of 10 barangays are affected, which qualifies ang category to declare calamity. And each of these barangays ang nagdeklara man. So, mga crops namon, mga humay, napektuhan puno. Tinutukoy na ng LGU ang mga apektadong magsasaka at mangingisda na bibigyan ng ayuda. Plano ng LGU na magsagawa ng dredging sa mga ilog bilang paghahanda sa baha. Paigtingin din ng LGU ang iba pang flood control projects nito. Sa buong Western Visayas, nakapagtala ang RDRRMC6 ng mahigit sa 53 million pesos na halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng masamang panahon. Cecil, maliban sa declogging at clearing sa mga daluyan ng tubig ay prioridad din ng LGU na magpatayo ng flood control project para masolusyunan ang pagbaha. Cecil? Maraming salamat, Aileen Pedreso.